Tapos na tayo mag-deposit ng recyclables natin, no? At lahat-lahat in total umabot yung recyclables natin, mga kabisdak, na panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon, mga kabisdak. Good morning, good morning, good morning. So, maaga kong gumising ngayon, mga kabisdak, no? Kasi magiging mambobote or basurero tayo ngayon. Magdi-deposit ako ng mga recyclables natin. Ito yung mga, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na plastic bags na puno, mga kabisdak, ng mga recyclables. So, ito yung sila, mga kabisdak, mga ganito. So yung ginagawa namin, mga kabisdak, iniipon namin to kasi dinideposit namin to sa isang vending machine wherein papalitan siya ng 10 cents bawat bote. So 10 cents yun, mga kabisdak, malaking pera na din yun pag naipon mo, di ba? So ginagawa namin to siya, mga kabisdak, since like 2 years ago. So samahan niyo ako, mga kabisdak, at tingnan natin kung magkano lahat yung aabutin ng naipon namin na bote. Basag-basag na bote. Hindi natin gagamitin niya, mga kabisdak. Delikado. So, andito na tayo, mga kabisdak, no, sa recyclable vending machine. Yun nga, nakikita nyo sa likod ko. Marami ding magdi-deposit. Pero okay lang, mga kabisdak, kasi konti lang naman. So, mabilis lang yan. So, yung naghanap lang ako ng cart para doon ko ilagay yung mga, ano, yung mga recyclable ko. And then, yun nga, hindi na ako makapag-vlog doon, mga kabisdak, kasi nahihiya ako. Nilagay ko na siya dito, mga kabisdak, nilabas ko na siya sa plastic kasi mas madali kasi na ilagay mo siya sa vending machine pag nakalabas na siya sa plastic, kasi ganun ka lang. Mabilisan na kasi, mga kabisdak, kasi tumatakbo yung ano, yung trolley ng machine sa loob. At alam niyo, mga kabisdak, actually yung mga nagde-deposit dito is hindi lang basta-basta, like mga homeless, yung mga mahihirap, actually pati yung mga may kaya or let's say mayayaman dito, mga kabisdak, is ginagawa din nila to. Halimbawa, itong nasa likod ko, yung ari ng sasakyan na yan, yung puti. So, di ba, may kaya na sila, pero ginagawa pa rin nila itong ano, pagdi-deposit ng recyclable machine. Kasi maganda kasi siyang project, mga kabisdak. Nakakatulong na sa environment natin, of course. At yun, nakakaipo na din. Halimbawa sa amin, mga kabisdak, yung ginagawa namin, lahat ng kita namin dito sa recyclables, for the last 2 years, iniipon namin yan, mga kabisdak. Bali, yung earning namin dito, diretso yan sa PayPal account namin. Tapos from PayPal account, diretso siya sa bank account ni Gian. So hindi namin siya nag-allow, mga kabisdak, since nag-start kami. Pati na rin sa earning namin sa YouTube channel namin, mga kabisdak. Kasi yung YouTube channel namin, kumikita na din siya monthly, mga kabisdak. Pero hindi siya ganun kalaki. Pero natutuwa din kami na at least may nakikita na rin namin yung earnings niya. Parang okay na, especially pag i-convert mo siya sa Philippine money, sa peso. Malaki lang, okay, hindi malaki pero okay na rin. So yung ginawa namin dyan, again, diretso siya sa bank account ni Gian. So bali si Gian, mga kabisdak, is meron na siyang sariling savings galing sa mga passive income namin. So at least yung savings ni Gian hindi galing sa income namin na inaano talaga namin, na naglalagay talaga kami na galing sa sahod. Kung hindi, galing siya sa mga passive income namin. So ito lahat yung ano natin, mga kabisdak, recyclables. Hintay lang tayo ng tour natin.
malapit na tayo mga Bisdak. So after niya, ako na yung susunod. Ito, yes, allowed. Hi? Label. Yeah, no label. This one, Chantro. Not good. How long already have you been doing? Me, 2 years. You? 2 years. Mama, a couple months. I've earned like 500. Oh, 500 already? Already 400. For 2 years. Yeah, yeah, a few inches later. Alright mga Bisdak, so tapos na tayo mag-deposit ng recyclables natin, no? At lahat-lahat in total umabot yung recyclables natin mga Bisdak ng $15. So okay din mga Bisdak, di ba? $15 galing sa recyclables na bottles. So malaki na din yun kung i-convert mo yun sa peso. Ano yan, mga magkano ba? 500 pesos, di ba? Uuwi na ako ng bahay mga Kabisdak at mamayang hapon meron kaming pupuntahan na invite kami ng isang lunch kaibigan namin na kaklase ni Ami dati no, nag-aaral pa siya. Bukas pala mga Kabisdak, sobrang excited ko at abangan niyo yun mga Kabisdak yung mga next incoming vlogs namin kasi bukas meron kasi nag-invite sa akin mga Kabisdak na sumakay ng aeroplano, yung maliit na plane, yung private plane, yung tatlong pasahero lang yung pwede. So meron akong kaibigan na Filipino pilot siya dito, so in-invite niya ako bukas na lumipad kasama siya. So sabi niya ifa-fly over na namin yung whole Sydney sa Opera House, sa Darling Harbour. So basta kita lahat ng Sydney, so 1 hour flight daw yun. Takot ako pero mas excited, kaya very excited ako mga Bisdak. Basta abangan niyo na lang yung next incoming vlog namin. Take a picture of our wow. Oh, hi Gian. Why don't you say hi to them? Wow. Oh, you got a new camera. Wow. Ah, that's a nice camera. Where are you going today? We're going camping party. Camping party. So yun nga na mga Bisdak, sabi ni Gian, we're going to a camping party. So ngayon mga Bisdak, Sabado, kaya very excited kami ngayong araw na to kasi walang trabaho. Marami kaming pwedeng puntahan at ngayon nga no, na-invite kami ng lunch ng isa sa mga kaibigan namin. Actually, ano siya, kaklase siya ni Ami dati, si Pam. So, pupunta kami sa bahay nila, mayroon siyang kunting hinanda at nag-invite din ata siya ng ibang Pinoy. So, yun, pupunta kami at andito kami sa 7-Eleven kasi hindi kami sure kung kailangan ba namin magdala ng pagkain or hindi para, pero para to be safe kasi ano, ganyan talaga kami mga Kabisdak, parang nahihiya kami ba pag wala kaming dalhin. So naisipan namin magdala na lang ng donut, yung Krispy Kreme, tsaka dadaan kami sa KFC para bibili kami ng Wicked Wings. Alright, alright. Coffee? No, I don't want coffee. So ito na yung Krispy Kreme mga Kabisdak na ating dadalhin. Now maybe just 28. Wow. Alright, Bisdak, so ito na yung chicken wings natin para bibilhin dun sa go bucket nila, Nadia. Go bucket. Okay. Andito na kami mga Kabisdak sa lugar nila. Tapos ang cute na mga bahay. And napansin namin mga Kabisdak, mostly Asian din yung nakatira, mga Korean. So lugar to ng mga Korean, ng mga mayayaman mga Kabisdak. So tingnan niyo yung mga bahay nila mga Kabisdak, oh. Ang ganda. Very tahimik yung lugar nila. Pero ayaw ko ng ano, ganitong lugar. Mas gusto ko yung ano, mas malapit sa mga tindahan ba. So ito yung lugar nila mga Bisdak. Hindi ako sure mamaya pag nasa loob na ng bahay kung makapag-vlog ako. Kasi nahiya din ako mag-vlog kung maraming tao. Yung partner pala niya mga Bisdak is ano, Portuguese. So at ano daw, nagsasali daw dun, daw yun sa competition dito sa Australia kasi athletic siya. Siguro andun yung bahay nila, oh. Diyan. Bahay nila ito. Ito yung sabi ni Pambib na pwede mag-park dito sana sa front dito. Hindi kasi natin alam. So ito yung house nila. Let's check inside. Ooh, maganda din yung bahay nila mga Bisdak, 2-story na bahay. Yun. So kaklase to sila ni Ami mga Kabisdak no, nag-aral pa si Ami. Hello. Come on, let's go. Take one. Let's go. Si Bing mga Kabisdak. Oh, kasi tatawagin ko sana ni Mr. Hello.
Yeah, let's go check outside. What's outside? Okay, let's check outside. Let's check outside. Come. Come here, let's come outside. Oh, we can go out. Actually, we can go out. Come. Backyard. So, andito tayo sa backyard nila, mga kabisdak, no? Ang ganda. Hindi ako sure, mga kabisdak, kung nagre-rent pa to or sa kanila na to. Kasi ano na sila ito, mga kabisdak? PR, permanent resident na sila dito. Ganda, oh. Mayroong basketball. Ang ganda. Ganda ng backyard nila. Malapad. Ang ganda dito sa likod, mga kabisdak, kasi mayroon silang sariling ano ba? Parang sala. So, pwede maganda mag-barbecue. Ah, meron nga silang barbecue set. Ito. Para matuto yung bata. Gian, what do you say, eh? What do you say, Katita? Say thank you. Mga ano na tayo pala? Oh, pala.